Hello mga Mamin Sir, sa panibagong video na naman po tayo. And for this video, gagawa ulit tayo ng isang review and unboxing ng product from Shopee, which is another accessory para sa bicycle. So sa mga hindi pa nakapanood ng previous video ko about the front light para sa bicycle, ilalagay ko na lang sa description box yung link or pwede nyo rin i-visit yung channel ko para makita yung iba ko pang videos. So ngayon, mag-start na tayo ng unboxing! So buksan na natin. Siyempre, nag-disinfect ulit kami kanina nung natanggap namin itong package. So don't forget guys, aside from alcohol para makapag-disinfect, maghugas din kayo ng kamay after ninyong hawakan itong product. So ito, may kita naman natin. Maganda yung box. So ito na yung box na natanggap natin. So Korean yung nakalagay. Korean ba yan or Japanese yun? Bicycle electric horn, 120 dB. Yan. So, may nakalagay dito. Yan. Color black. So, tama naman dun sa color na in-order namin. So, wala naging problem dun. And dito, yan. May kita nyo dito, 4 kinds of sound. Micro USB charging. Small size, high decibel. Tapos dito, we love bikes. So, buksan natin. Tabi ko muna to. Okay. So, although walang bubble wrap, maganda yung packaging kasi hindi nasira. Ayan. Meron pa palang kulang dito. Ayan. Ito yung instruction. Yun nga lang iba yung language niya. Hindi kasi naka-English. Kaya mahirap din itinin. Meron baka meron sa kabilang side. Ayan. So, dito, sa first side niya, hindi ko kasi alam kung Korean ba to or anong... Ayan. Dito sa kabilang side, English naman. Ayan. So, ito yung instructions. Yung mga parts and charging indication. So, nakalagay dito, before the use, please turn the bicycle horn full of electricity. Open the USB waterproof plug. Connect the other end of the charging line to the charging equipment. And, may mga warning dito. Ayan. So, the red light is on when charging. The lights are green when the electricity is full. So, may indicator siya pag fully charged na. Which is maganda. Para hindi na overcharge yung product natin. And, the single charge time is 1.2 hours. When the charge is complete, unplug the charging line and make sure that the USB plug is covered. So, ito na yung solution. Mamaya, papakita natin kung paano talaga yan. And, meron daw dalawang button, which is the bell button, and the button is a toggle tone button, a total of 4 tones. So, mamaya try din natin yan. So, ayan, okay na tayo dito sa instructions. Ngayon, tignan natin yung mismong product. So, dito na tayo, ayan. E, ganito yung lalagyan niya. May plastic siyang lalagyan katulad nito. And, kasama na itong charging cable. So, kailangan ulit natin ng adapter para dun sa charger. At, ang dulo nito ay parang katulad din sa phone. So, ayan. So, kita nyo naman. Ayan, parang sa charger ng phone. And, USB. Ayan. So, ngayon, ito naman ang try natin. Buksan. Ayan, buksan natin ito. So, sana may charge to para matesting agad natin kung malakas ba yung sound. So, check ulit natin yung instructions or yung manual para dun sa parts para ma-check natin isa-isa. Yan. So, yung nakalagay dito, yung one is the controller. Ito yun, yung controller. So, ito yung controller. Yan. Two, the fixed bandage. Number two, ito yun. Ito, yung nakakabit dapat dun. Number three, control line. So, ang control line is ito yung parang spring. Ayan. Number four, main body of electric horn. Ito yun. Number 5, USB waterproof plug. Number 5, ito sa likod. Ayan, so may covering siya, rubber lang din. Ayan, so
So, ingat lang tayo pagdating sa mga ganyan kasi ang problem dito, ito, posible kasi masira to. So, dapat ingat tayo dyan. Testing natin to kung kasha. Ayun. Ayan. Kailangan madiin. Ayan. So, ayan. Sakto naman. Medyo masikip kasi. Dahil, masyadong lubog kasi to. Ayan. Pero, okay naman. Mas okay yung mahigpit kaysa masyadong maluwag. Next na part ay yung the micro USB charging socket, which is number 6. So, ito yun. Ito rin yun. Yung nasa loob. Waterproof plug pala ito, guys. Ayan. So, yun para maging waterproof siya para hindi pasukan ng tubig. And number 7, the charging indicator. So, nasan yung number 7? So, dito rin daw makikita. So, ito yun, yung may ilaw. Ayan. Kita, makikita natin dito mamaya kung umiilaw kapag nag-charge na. And number 8, charging line. Ito yun, yung cable. Okay. So, next natin, itry naman natin na i-charge to. Tingnan natin kung iilaw. Kasi hindi ako sure kung may charge to ngayon. And then, after nun, testing natin yung sound kung gaano kalakas. And yun last, ikakabit na natin sa bicycle. So, ayan guys. Nakuha ko na yung extension. So, itatry na natin itong charging cable. And i-charge na natin to. Tingnan natin kung kulay red nga ba yung ilaw. At kung gumagana nga ba yung charging indicator kapag sinaksak na natin to. So, ito. Ayan. So, buksan natin to. So, again guys, tandaan ninyo ha, na madiin dapat to. Kasi medyo makapal kasi itong pinaka cable, yung nakabalot dito sa charger. And then, ito, sobrang lalim niya. Kaya, kailangan madiin para umabot siya din sa charger. Ayan. Ayan guys. So, makikita niyo yung kulay red na umiilaw. Ayan. Ayan na yung indicator niya. So, kapag kulay red daw, it means charging na yung item or yung product. Next, try na natin yung sounds. So, dahil may charge naman na to, testing natin kung malakas nga ba yung tunog. So, sa ngayon, alam natin medyo malakas to dahil may ginagamit ako ngayong microphone. Sobrang lapit lang nitong bicycle electric horn sa atin. Mamaya itatry din natin to kapag nasa labas na kung maririnig nga ba. So, yung unang sound nito, medyo ilayo ko lang dahil baka sobrang lakas. Ayan. So, yung unang sound nito, ito. Yan. So, para siyang pulis. And then, kapag gusto mo ilipat, etong pipindutin mo na sa baba. Ayan. So, another one. Ayan. And, ito. Ayan. So, kung gusto mong palipat-lipat, ito yung pipindutin mo. Kapag gusto mo mag-steady dun sa last na sound na narinig natin, etong pipindutin mo yung nasa taas. Ayan. So, for example, gusto kong ilipat dito. Ayan. Gusto kong bell pa rin. Pipindutin ko ulit yung nasa taas. Puro laging bell. Pipindutin ko yung nasa taas. Bell lang yung maririnig nating sound. Ayan. So, ngayon, continue na tayo sa installation. And tingnan natin kung malakas rin ba yung sound kapag nasa labas tayo at merong mga kasabay na sasakyan habang ginagamit natin itong bicycle electric horn. So, go na tayo. Sige. Ayan. Saan ba na yung pindutan? Sige po tayo, tayo polis. Nagkaanan, ay mag-focus. Ayan, nag-focus na. Naka-focus kasi sa background. Ayan, ayan, ganyan. Ayan, dito yung ilaw yan. Ayan, ito yung pindutan. Ayan, so, ito yung nakahoy. Ayan. Thank you.
ito, medyo lumayo ako. Kanina kasi medyo malapit ako. Ayan siya. Tingnan natin kung rinig. Ayan. Ayan. Lakas pa din, oh. Ang lakas ng tunog. Kahit may ibang sasakyan naririnig. Ayan guys, so we are already done sa pag-testing nitong product na to. And masasabi ko na itong bicycle electric horn na to ay maganda ang quality. Unang-una, sa sound pa lang. And complete items, maganda yung packaging, maayos, walang sira. Nasunod yung kulay na gusto namin. Sulit din yung price dahil napakalakas talaga ng sound. Talagang electric horn talaga to. And rechargeable pa siya, so hindi tayo gagastos para sa battery. Another thing is, pag ginamit natin yung bicycle, kasabay ng mga ibang sasakyan, for example na lang sa main road, at ginamit ito, maririnig pa rin dahil sa sobrang lakas ng sound. So, ayun, sobrang ganda ng quality. Ilalagay ko na lang at the end of this video, yung screenshot para makita niyo yung price and yung shop kung saan ko nabili itong product. So, yun lamang po and thank you!